Welcome back mga kalinga. So for today's video, i-terminate natin itong ating mga circuit breaker para dito sa ating wire cutter. So bali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 circuit breaker para sa apartment unit to. So dalawa ang meter, yung 6 ay 1 meter. So yan yung itsura natin. So mamaya i-terminate natin ito sa isa para maging maganda. Na-crimp na namin to, gumamit ako ng sleeve connector. Ito ang line, ito ang neutral. Line is blue, white is neutral. So i-co-connect natin pa sa isa yan para maging maganda ang kalalabasan. Mamaya pakikita ko sa inyo kalalabasan ng wire ng ating ginawang pagte-terminate. So yan ang aming service entrance, dalawang meter. Ito meter 1, ito meter 2, yung 6 na circuit breaker mga kalinga. So determinate lang natin pa isa-isa, pakikita ko sa inyo maya-maya. Kung makikita nyo, ito yung ating feeder line para sa ating meter number 1. So nakakonect na from this point and then pumunta sa kabilang circuit breaker. Ito yung ating meter number 2. Na-crimper ko na yung mga feeder line ng mga circuit breaker. Ito nga yung white, ating neutral. Ito yung ating line. So ito dito natin ikakabit. Then mamaya yung mga load nito. So dito yung line side sa ibabaw. Ayan. Dito sa lalim of course yung ating load side. So isa-isa na natin mga kalinga. Tingnan natin kung paano natin magagawa ng maayos at mas maganda at safety yung ating gagawin pagdeterminate ng ating mga supply line para sa ating mga current interruptor para sa mga unit. So 6 na apartment ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then ito yung sa baba sa commercial 100 amperes, and then ito yung isa para sa isang kwarto. I think this is also 60 amperes, and then ito mga 30 amperes lang para sa mga maliliit lang na apartment. So ayan mga kalinga, dito sa ating meter number 2, lahat ng line side ng ating lahat ng line ng ating line sight na i-connect ko na sa circuit breaker number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, and number 6. So susunod natin yung ating neutral line ito. Kasi dito sa amin is line to neutral ang aming supply na dito sa probinsya. So susunod natin, i-connect natin dito sa terminal na to, dito. Nandito sa kabila ng 4, 5, and 6 circuit breaker. So susunod na natin mga kalinya. So tingnan natin na pinipilit ko naman maging maayos kasi although wala palang cable tie na malalaki dito sa job site. So gamitan ko lang kahit maliliit, yung mamaya iaayos natin yung mga yun. So for the meantime, yan ang itsura ng ating ginagawang trabaho. Nakompleto na natin lahat ang termination ng ating line side ng ating meter 1. So ito yung meter 1 at ito yung meter 1 tong dalawang circuit breaker 2 na to. Sorry. And then ito yung meter number 2 tong 6 na circuit breaker para sa 6 apartment. So nakompleto na natin ang line and neutral connection ng ating mga line side ng ating mga sub circuit breaker dito sa ating wire gutter or dito sa ating panel na ito. Susunod natin ang connection ng ating mga load side mga kalinya. So ito na guys mga kalinya, natapos ko na yung ginagawa kong termination ng mga connection ng ating mga circuit breaker sa ating commercial building. Ito po yung sa commercial sa ground floor, temporary. Sira itong aming isang circuit breaker kasi dating ginamit sa maling machine and then ayaw na ma-reset. Sa temporary dito ko kinupit sa commercial sa ground floor. Ito ang ating apartment number 1, number 2, number 3, number 4, and number 5. So ginawa ko naman siya ng maayos sa aking abot na makakaya. So sana po pasado po sa inyo ang aking ginawang termination ng aming control, ng aming wire cutter ng mga circuit breaker mga kalinga. So that's it for today's video. God bless po sa inyo lahat.